Ito naman po ang kaso ng isang babae na pinagtulungang bugbugin ng kanyang nanay at ate. Ibang klase to. Ang away nagugat po sa pagkain at ano pa nga ba? Chismis. Wow. Makausap natin si Ma'am Karen De Guzman. Miss Karen, good morning po. Hello po. Ang dami niyo po mga pasa, kamlot sa mukha. Kayo po ay binubog ni mami niyo at saka ni ate ninyo. Pwede yung pakikwento sa amin ano nangyari? Yun po, nung isang araw pa po kami nag-aaway noon, nagsasagutan po kami. Nasabihin ko na rin po siya ng mga masasakit na salita. Binabalik ko lang po yung mga pinagsasabi niya sa akin. Nino, sinong niya? Yung mami mo o ate mo yung niya? Ako po, siya po. Mami mo? Okay. Bakit kaya nag-aaway ng mami mo? Wala po kami ginagawa sa kanya. Pila na lang po siyang nagagalit. Tapos kinukuha ko po yung os. Sinigawan niya po ako. Kaya tinanong ko siya, Ma, ba't ka ba nagagalit? Ano ba ginawa ko? Tapos doon na po nag-umpisa. Sinigawan na po niya ako. Sabi, anong pakialam mo? Tapos pinagmumura na po niya ako. Sabi, ayaw ako, may tulo daw ako. Puk daw ako. Pinagpilahan daw po ako. Una po, hindi ko po pinapansin yung mga pinagsasabi niya. Ayaw niya po tumigil. Kaya po, binabalik ko po sa kanya lahat ng sinasabi niya. Ma'am Karen, makasingit. Sorry, I'm just being fair here. Baka naman nagbibigay ka ng kahiyan sa pamilya. Ikaw ba'y nasa poder pa ng mama mo? Magkasama kayo sir, sa bahay? Dati po, may asawa, may anak na po ako, may kisaki. Ah, okay. So, hindi ka na tumitira sa bahay ng nanay mo? Hindi na po. Nagpagawa po kami ng sarili namin sa gilid po ng bahay niya. Tulad pero, po nung sabi niya. Pero sino nagpagawa ng bahay? Si mami mo, ikaw? Kami po. Nang pera po nung pinakasama ko. Okay. Sige. So, hindi na kami magkasama. Nakabukod na kayo. Opo. Nabanggit mo sa aming research na isa doon sa pinag-awayan nyo ay chismis. Ano yung chismis niya sa'yo? Noong August 9 po kasi, nagsagutan na po kami noon. Yun na nga po yung umpisa. Tapos natigil naman po. Tapos kinabukasan po, ang aga, mga 9 po, narinig ko po sila nag-uusap ng kapitbahay po namin. Tapos kung ano-ano pong pinagsasabi niya, kaya di ko po napigilan yung sarili ko. Sumagot po ako. Sabi ko, mabot ayaw mo po ba tumigil dyan? Sabi, anong pakialam mo? Tapos bigla niya po sinabi, may mamamatay daw po isa sa aming tatlo. Tapos mamatay na raw po kaming tatlo. Tapos may dinabog po siya sa loob ng bahay niya. Kaya okay, nagdabog din po ako. Tapos bigla na po siyang lumabas na may dalang bot. Eh, dalawa po. Binato niya po sa akin yung isa, kaya inawakan ko po yung kamay niya. Tapos okay, doon po natumba po siya. Parang napunta pa rin po ako sa kanya. Tapos po, yung ate ko una umaawat lang po. Tapos nang tumagal, binubugbog na rin po ako. Nanay Carolina, magandang hapon po. Ma'am? Magandang hapon po, Sir Rapte. Anak niyo po si Karen, ano po? Opo. Anong nangyari sa inyong dalawa, Nay? Sir Rapte, ganito po yon. Noong linggo po, sumugod na po yan sa dito sa ano, sa labas ng bayo dahil sa hose po ng tubig. Yung hose po ng tubig, marami pong gumagamit. Apat po kami. Tapos, sabi ko naman sa kanya na pinapain ko po sa kanya yung ano, yung mga balde. Sabi ko, ano pag para pag may gagamitin kang tubig, mag-imba ka ng sa tubig sa balde. Sabi ko, sir. Tapos, noong linggo po, umigit ko si Ate Linda ng tubig kasi may umiigit. Dalawang balde lang naman. Tapos, sabi niya, gumising siya. Ay, lumabas siya doon. Sabi niya, ate, saan ba yung ano, yung hose? Tapos, sabi nitong ate niya, kang may umiigit pa si Ate Linda. Tapos ngayon, maya-maya, sumigaw na naman siya, sir. Sabi niya, ate, nasaan naman kasi yung tubig dito? Sabi ko, ikaw, akala mo, ikaw lang yung tao rito. Sabi ko, pinapairam na nga kayo ng mga balde na para pagdamitin mo. May umiigib ka, di ba ka makapaghintay? Sabi ko, akala mo kung sino ka, akala mo naman kung ikaw lang may-ari dito. Okay, sige po. Hindi niyo nagustuhan yung kanyang pag-ugali dahil sinasarili niya po yung mga timba, okay ka doon. Tama lang po yun na pumalag ka dahil siyempre dapat isishare yung paggagamit ng mga balde. Nay, yun daw chinichismis mo siya sa mga kapitbahay ng kung ano-ano. Nangyari Sir ba yun, Nay? Sir Rapi, hindi po ako yung sinasabi ang chinichismis, Sir Rapi. Kahapon po yun ng umaga. Nasa loob po ako ng bahay. Nagluluto po ako ng ano, ng adobong sitaw. Apo. Tapos nandun po si Ate Bebe, napag-usapan po namin yung sa 4-piece, hindi pa po kami nakapindot, sabi. Tapos ngayon po, Sir Rapi, bigla po yan siyang lumabas. Meron daw party doon na nagsasalita ako kayo na hindi maganda sa kapitbahay laban sa inyong anak na pok.
siya, etc., etc. So narinig niya po yun, pumanting ang tenga niya. Nangyari ho ba yun ay o hindi? Grabe, hindi po. Kasi marami pong ano, lahat po dito ng taga-barangay may bunga, lahat po sila nakakarinig po. Nung linggo, dalawang oras po yan nagsisigaw kasi hindi ko siya binubuksan ng, sa pinto. Sumusugod po siya dito sa kawayan, nagsisigaw po siya si Rapi. Sabi niya, No. Nay, pag nagbura po ulit kayo, i-off air ko kayo, Nay. I-off air ko kayo. Sabi niya si Rapi. Okay. Minura niya pa ako. Sabi niya, ano, matanda ka na. Sabi niya, kulubot si Rapi. Kulubot na daw yung po. Oh, Nay! Nay, off. Off mo na si Nanay. Off mo na si Nanay. Nakadalawa na. Off. Miss Karen. Yes po, sir. Lumilitaw dito na ikaw palang agresibo kung tutuusin. Sir, totoo po lahat ng sinabi niya. Sinabi ko sa kanya yon. Bilang balik lang po yun sa mga sinabi niya sa akin. Siya po nag-umpisa lahat. Nagalit na po ako. Kaya po sinabihan ko na rin po siya ng ganun. Opo, mali po ng labanan ko po siya. Pero alam po ng lahat dyan. Simula dati kahit pagsagot sa kanya, hindi ko po ginagawa. Ngayon lang po ako nagkaganito sa kanya. Okay. Sobra na po dati nga po. Di niya po ako pinag-aral lang. Nagpag-aral po sa akin yung kinakasama ko ngayon. Pero sa totoo lang, may natatanggap nga po siyang porpis sa akin nun eh. Miss Karen, nasabi ko na kanina, ulitin ko, nanay mo yan. May karapatan siyang pagsabihan, kalalo na kung nalalagay sa kahiyan yung pangalan ng pamilya. Sir, ano po? Wala po akong ginagawa sa kanya, sir. Siya po nagbigay ng kahiyan. Bigla niya po ako sinabi yung po, pinagpilahan. Okay. Nay, totoo ba yun, Nay? Sinabihan mo siya na po, at pinagpilahan? Nay, totoo ba yun? Sir, hindi po totoo. Kilala po ako sa lahat ng tao dito, sir. Ang dami po. Ang dami pong ano si Rapi, ang dami pong magtistigo sa akin lahat po dito nang ano, kilala sir, ko nila ko kilala. Sir, marami talagang magtistigo diyan dahil lahat bata pa po siya dyan, si Rapi. Pero Nay, hindi naman siguro mag-react ang isang anak at away yung nanay kung wala din naman nangyari sa kanyang hindi maganda na kagagawa ng nanay, di ba? Kuminsan kasi Nay, ang respeto po, kusang ibinibigay po yan Nay, hindi yan pwedeng i-demand. Kasi kung dinidemand mo, oy, gusto ko respetuhin mo ako, that's martial law. Okay? So dapat na, para maging harmonious yung samahan sa bahay, magpapakita ko kayo ng magandang ehemplo na kayo po'y kagalang-galang para kayo po'y gagalangin. Ganon yung po na eh. Ito lang po opinion ko. Marahil, meron ho kayong nagawang mali para ito pong anak ninyo ay magwawala at nawala ng galang sa inyo. Ito po, sabi ng isang netizen, which is good. Ang isang ina ay refleksyon ng anak. Thank you sa netizen na ito. Thank you. Nay, nag-gets nyo? Kung ano yung puno, siya yung bunga. Meaning, nakikita niya sa iyo yung mga bagay na hindi maganda, kaya ginagawa niya ngayon. Oh. Yan po, sabi ng netizen. Sige hindi po na. Hindi lang po siyang anak ko. May dalawa pa pong grade 7 at saka grade 6. Patunayan ko po na matataas po yung grado ng dalawang bata. At tunayan po grade 7, section 1. Grade 6, section 3 ngayon, naka-online learning. Si Rapi, matitino po yung dalawang bata. Siya po, si Rapi, patunayan ko po na dito po, siya po yung bata na mga grupo. Mula pa po nung maliliit, nasa grade 4 yan siya, tatlong beses po yan siya pa ulit-ulit kong pinapaaral. Sabi ko, kahit ganito ang trabaho ko, sa tingin mo masama, pero ginagawa ko lahat. Mabuhay ko lang kayo at mapaaral ng maayos. Nay, sabihin na po natin, napasaway talaga itong si Karen. Okay? Inaamin din naman niya. Now, hindi po sapat na dahilan yung paging pasaway niya para siya mabugbog. Marami naman po pamamaraan para sawayin yung anak natin na hindi gumagawa ng tama. Huwag ho natin pagbuhatan ng kamay. Sa aking bukabularyo, ewan ko po, sa inyo siguro old school kayo. Ako po hindi. Dapat hindi sinasaktan. Mas papasok sa isipan ng bata, ng anak, yung klaseng disiplina gusto mong ipairal sa pamagitan ng diplomasya at pagpag-usap, hindi yung kamay na bakal. I should know, kasi before, numalit pa ako na kamay na bakal ang parusang ipinapato sa akin ng aking tatay, but it didn't work. Chairman Arnold Alvarez ng Barangay May Bunga, Pasig. Magandang, magandang umaga po. Chairman, pinag-usapan namin tong problema po ni Miss Karen D. Guzman at saka ni Nanay Carolina Lizzie Ralde. Opo, kilala niyo po itong dalawa, mag-ina?
Familiar po, pero hindi ko po alam pa yung kaso nila. Hindi pa yung nadadaan sa opisina ko. Hindi, okay, familiar. Huwag itong kaso ngayon. Sa mga nakaraan po, mga blatter o sa mga balitang nakakalap nyo sa mga investigation na ginagawa nyo tungkol din sa mag-ina, sino ba sa kanilang dalawa ang may problema, Chairman? Actually, Idol, hindi ko po nakakaharap yung dalawang yan. Ito, nandoon ko sa harapan ngayon ng aking desk officer. Tinatanong ko sa kanila yung mga blatter. Ah, hindi nyo po alam pala, Chairman. Hindi nyo po alam pala. Wala pa po. Hindi pa po na sige po. Sa opisina ko yan. Sige po, papuntay namin dyan later on. Salamat po, Chairman. Nay, meron kang gusto sabihin kay Karen? Baka pwedeng mag-ayos na lang kayo, mag-usap kayo. Total, mag-ina naman kayo. Si Rate, meron po yan record sa ano si Rate. Nahuli po yan sa DSWD. Anong kaso? Hindi ko po matandaan kung anong year po. Sila po yung nahuhuli nung mga wala pa po yung pandemic. Medyo year na po ang nakalipas. Sila po yung mga bata dito na ano, yung mga pasaway. Pag sinasaway sila ng mga tao, minumura po nila. Okay. May record po yan siya. Karen, ano yung kaso mo doon sa DSWD noon? Sir, opo sir. Tatlo po kami ng kaibigan ko nahuli doon kasi hinatid po namin yung kaibigan namin si Pauline sir. Tapos nahuli po kami ng bagansya kasi curfew po dito hanggang 10 lang. Ah, kaya sa curfew. Nahuli po kami dahil galing po kami sa bahay din ng kaibigan namin. Okay, bagansya. Kita-kita po kami doon. Kaya nahuli po ako. Wala po akong record dyan na nagnakaw ako. Gumawa ako ng masama. Okay. Nay, ito na lang po, Nay, ano? Bilang nanay, karapatan niyo pong pagsabihan at disiplinahin ang inyong anak. Pero Nay, ito po'y wala na sa poder niyo. Matanda na siya. So dapat na hindi niyo na pinagbubuhatan ng kamay. Talagang lalong-lalo na. Sapagkat wala na sa poder niyo, dapat pinagsasabihan niyo na lang. Pero pangit pa rin po, Nay, na ichichismis mo siya. Sir, sinabihan niyo po kami tatlo na mamatay na daw po kami. Kaya po nagalit na po ako sa hindi na damay na po yung anak ko walang alam. Nay. Hindi po totoo yan, Sir Ate. Okay, Nay. Ano nangyari kay Karen sa mukha niya? Ba't nagkaganon, Nay? Sir Ate, ganito po yung kahapon ng umaga. Siklawan mo niya po ako na nag-chismisan daw kayo. Nag-iusap lang kami ni Ate Bibi habang nagluluto ako. Tapos po, Sir Ate, pinagtutok-tok po niya yung dingding kakawayan. Tapos ang pangit po ng mga salita niya sa akin, okay. Sabi ko. Tapos so, sobrang nanggigil ako si Rate. Nanggigil ako lumabas. Sabi ko, sumusubra ka na, ahas ka talaga. Pinalaki kita paglaki mo, ganyan. Tapos si Rate, inaambahan ko lang siya. Napaliin ko sana, inaambahan ko lang dahil sa bunganga niya. Ngayon si Rate, bigla niya akong sinabunutan. Ang dami pong umawat si Rate. Okay. Sinabunutan niya ako, tinumba. Sinakyan niya ako sa dibdib. Nagsigawan niya ako. Ganito na po, Miss Karen, base po sa kwento ninyong parehong dalawa, eh kayo po'y parehong may kasalanan. Sir, kumbaga sa manetisan, it's a tie. Binato niya po ako ng bote. Yung sinabunutan mo si nanay? Tama, sir, tama ba? Ganito po, binato niya po ako ng bote, dalawa po yung hawak niya, kaya hinawakan ko po yung kamay niya na isa kasi may bote pa po. Eh, hindi naman po ako tinamaan ng isang pagbato niya, kaya hinawakan ko po yung okay, kamay. Okay, ma'am, ganito na lang po. Siyempre, nagsasabi ka ng side mo. Nagsasabi si nanay ng side mo at hindi magkakatugma, walang umaamin kung sino may kasalanan. Pero ito po ang sigurado ako na dapat ang mag-ina ay hindi nag-aaway, bagkus nagmamahalan. Di ho ba? Okay? So therefore, pagbatiin ko na lang po kayo kaysa magdemandahan pa, masakit sa kalooban ko na isa sa inyo tutulungan ko para i-demanding isa. I'm not gonna do that. Mag-ina kayo eh. Maliban na lang kung meron talagang halimbawa, rape, child abuse, it's a different story. Kung pwede ba, Nay, pagbatiin ko na lang kayo. Kasi lumalapit sa amin itong si Karen, Nay, at ang gusto nito is didemanda ka. Now, ayaw ko po, Nay, mangyari yon. Pinakamaganda, Nay, magbati na lang. Kasi kung magsusumbatan ho kayong pareho, abutin tayo rito hanggang alas dos. Hindi natin maresolba to. Maganda siguro magpakumbaba muna ang isa sa inyo. Siguro kayo po, Miss Karen, bilang nakakabata, and then si Nanay, and then magsorry sa isa't isa. And then pag-ayusin namin kayo sa barangay at kung anong klaseng tulong ang kailangan ninyo, then ako po personal tutulong. Okay, umpisahan ko sa'yo, Karen, dahil ikaw ang kumplena. Tama? Okay ba sa iyon? Paano naman po, hindi naman pong bububog sa akin. Pinagtulungan ako niyan, pati po yung ate ko. Wala po akong kasalanan, sir. Okay. Wala po yung utang na loob, sir. Kasi Karen, meron din siya sinasabing dahilan kung bakit nagawa niya yung ganon sa'yo. Dito okay. Po yan, sir. Galit siya sa amin, sir. Kaya nga, pero kasi, Karen, hindi naman namin alam kung sino sa inyo nagsabing totoo. Wala naman kami doon nung mangyari yon. At saka isa pa, mag-ina kayo eh. Gusto ko kayong pagbatiin. Ito kasi yung tema ng aking programa na pinagbabati po yung magkakamag-anak. Pero kung hindi kayo magkamag-anak, kung magkapit-bahay kayo, eh, puputulin ko na itong conversation.
kasuhan na. Pero this time, dadaan tayo kay Chairman. Pag naulit pa din, isa sa inyo mga kasuhan. Kasi po, kahapon po, kahit ngayon, ang dami ko pa rin pong nakatanggap na chat na wag daw po ako bumaba doon. Karen, kanino ba yung lupa na kinatitiri ka ng inyong bahay, ng iyong partner ngayon? Sarili po namin yun, pinatayo po namin yun sa gilid po ng bahay niya. Siya po mismo nagsabi sa amin nun. Hindi, sino mayari ng lupa? Siya po mismo nagsabi sa amin nun. Kaya nga, so siya mayari ng lupa. Kaya siguro, iniisip niya, ikaw yung nasa poder pa rin niya. Kung gusto mo, baka pwedeng lumipat ka na lang. Lumipat na po kami, okay. Pero kung ano-ano pa rin po pinagsasabi. Hindi, kaya nga, pag lumipat ka na, malayo ka na sa kanya, kasi huda kung ano pang pagsabi niya against you, wala ka nang pakialam kasi hindi mo na narinig. Sa ngayon kasi, nandiyan ka, narinig mo yung chisme sa mga kapitbahay, whether true or not, siyempre, di ba? So, umalis ka na dyan muna, hayaan mo na si nanay kung talagang... Wala na po kami doon. Good. Ngayon, kung habi niya talaga ang magchismis, yun ang kinaliligaya niya, let it be. Di ba? At least wala ka na doon. Tutulungan pa kita na kung anong pwede maitulong ng programa para maging maayos ng paghiwalay mo. Nay, ganito po Nay, pinagbabati ko kay Nay. Kasi pag nagsalita ka pa nagsalita Nay, ito namang isa gagante. Hanggang bandang huli, gusto nito magdidemanda. Nagpapakumbaba na siya Nay. Hindi naman po ako ang nagawa ng Nay. Nay. Nay naman. Kasi kapag salita ka pa rin ng salita Nay, baka magbago isip nito. Ito ay willing na makipag-areglo. Okay? Siya pong lumapit sa amin at para sa kanya, grabyado siya. Pero willing na ho siyang magpa-areglo at magpakumbaba. So, Nay, pwede ba Nay, pagkumbaba na rin kayo? Para sa katahimikan po na inyong pamilya. Pwede ba, Nay? Opo, sir. Thank you, Nay. Thank you talaga, Nay. Thank you, Nay, ha? Salamat, Nay. So, ganito po, Nay, mangyari. Pagbabatiin ko kayo sa barangay, magkakapirmahan po kayo. Ano po? And then, ito pong anak niyong si Karen, tutulungan po namin na makalipat to at kung ano pa yung mga kailangan niyang tulong doon sa kanyang bagong tinitirahan, ibibigay ko para magkaroon ng maayos na pagsasama kayo. And then, wala nang pakialamanan, walang post sa mga social media, wala talaga. Kung sinong una, whoever draw the first blood, then yun po yung kakasuhan namin. Kunyari, kayo Nay, nagchichismis pa rin kayo sa social media, bagamat nagpirmahan na kayo sa barangay, then pakakasuhan ko kayo. Kung ganun din, kung halimbawa si Karen na una nagchismis sa social media, pakakasuhan natin. Okay, Nay? Opo. Okay. So, ganito na lang po, Nay, ha? Isa na lang, request ko sa inyong dalawa. Kailangan mag-sorry po kayo sa isa't isa, kung pwede po. Hindi po pala kung pwede, dapat po, para wala ng kasuhan. Okay? So, siguro... Nay! Psst, Nay, please. Nay, kumakamot ka ng ulo. Ako rin po, Nay, kakamotin ng ulo. Oh, sinanay talaga. Karen, salamat at napag-ayos ko kayo. Baka pwede since anak ka, sabi mo kung anong naging problema natin, pasensya ka na Nay, gusto ko bati na tayo, ganun lang. Pwede ba? Please? Kung ano man yung pinag-awayan natin, kalimutan ko na yun, basta lalayo na lang kami, para tayuwit na kami. Thank you, Karen. Thank you very much. Pasensya sa mga nasabi ko sa'yo, dala lang yun ang galit ko. Thank you, Karen. Nay, napakaganda yung sinabi ng anak nyo. Kayo naman po, Nay, please. Karen, ang masabi ko sa'yo, lahat ng ginagawa mo sa akin, mga katotohanan, ikaw at ako lang po ang nakakaalam. Lahat yun, pinapatawad na kita, kahit kanyang kasakin, binugbog mo ako. Nay, babalik ulit tayo sa square one. Nay, please. Sabi mo lang, pinapatawad na kita, at sorry din kung ano yung nagawa ko sa'yo na hindi maganda. Nay, yun lang, please. Nay, yun ang linya lang. Opo, sir ate, pinapatawad ko na po siya. And then? Pasensya ka na ko. May nagawa man ako na masakit sa'yo. Kalimutan na natin nun. Ayun. Nay. Ayun lang po, sir ate. Thank you, Nay, ha? Thank you. Palakpakan natin direct. Thank you po. Thank you, ha? Thank you sa inyong dalawa. So, ganito po, ano, Nanay Carolina at Ma'am Karen, sa barangay, pag-uusapin kayo, doon magpipirmahan kung ano mga dapat gawin at hindi dapat gawin. And then, Miss Karen, tutulungan ka namin kung saan ka ngayon nakatira para makasettle in ka ng maganda doon na maayos, I'll help you, even financially, okay? Opo, thank you po. Salamat po, Ma'am Karen. Nay, salamat din po, Nay Carolina. Ingat kayong dalawa, ha? God bless po.